superhero. Hi guys! Welcome sa ating channel. In this video, tatalakayin natin kung sino ba sa mga naging admiral ang pinakamalakas. Malakas, in terms of hockey, ability and strength. Since madami na gumawa ng video na ito, gusto ko lang din i-share ang aking opinion about sa mga naging admiral. Hindi ko na pala sinama dito si former Fleet Admiral Sengoku since pinakilala na siya sa atin na Fleet Admiral na. And guys, linawin ko lang, sariling opinion ko lang ito. Kung may mga opinion kayo, malaya nyong i-comment yan sa comment section natin. So Tara, umpisahan na natin. Ang ika-5 sa listahan natin, si Admiral Fujitora. Naging admiral nga itong si Fujitora, after mag-resign ni Aokiji at pagtapos ma-promote ni Ikeno bilang Fleet Admiral. Unang pinakita sa series si Fujitora during Dressrosa arc, kung saan pumapangalawa nga itong antagonist sa kwento. At pinakilala sa atin itong si Fujitora bilang makatao pagdating sa hustisya, na ginagawa niya ang tama at hindi niya pinagtatakpan ang pagkukulang ng mga marine. Pinakita nga ni Fujitora ito during Dressrosa arc kung saan nagdesisyon siyang ibalita sa buong mundo ang ginawa ni The Flamingo sa bansa, at hindi na niya kailangan pang ipaalam sa nakakataas, dahil nga once na binalita niya ito, ikukunin ng mga marine ang credit sa nangyari. Kagaya na nga lang ng nangyari sa bansa ng Arabasta. After that, pinatakas nga din nito ang grupo nila Luffy kung saan parang nagpapasalamat siya sa mga nagawa nito. Nagpo-process ito ng paramecia type na devil fruit na Zushi-Zushinomi, at nagagawa nitong manipulahin ang gravity force. Nakakalikha din ito ng bulalakaw para ipang-atake sa opponent niya. Basically, highly user ito ng observation hockey. Halata naman, diba, na kahit bulag siya, nagagawa pa din niyang maramdaman at makilala kung sinong mga tao sa paligid niya. Hindi lang niya nakikilala, nararamdaman pa niya ang mga emosyon. Nagpo-process din ito ng armament hockey. Panglima nga siya sa list natin, dahil hindi naman siya talaga mahina. Pinasi ko nga lang sa personalidad niya na mabait at makatao, eh dahil nga dito hindi pa napapakita yung tunay at buong lakas niya bilang admiral. Ang ika-4 naman sa listahan natin, ang natakot sa hockey ni Shanks Hahaha, ay si Ryokubuyo. Katulad ni Fujitora, naging admiral din ito after ma-promote ni Akainu at pagka-resign ni Aokiji. Una nga itong na-mention during Dressrosa ni The Flamingo at pinakita sa series ng Rev Eerie. As admiral, masasabi natin tapat ito at gagawin talaga niya ang duty na binigay sa kanya, and agree ito sa prinsipyo ni Akainu. Lately, pinakita na ng tuluyan etong si Green Bull sa 10R. Pinakita nga na tinalo nito ng tuluyan sila King at Queen. Although hindi pa nga sila nakaka-recover ng tuluyan, pero pinaliwanag na din ang personalidad nito, na brutal kung saan parang walang kinakatakutan inohaha, pero tumakbo kila Shanks Haha. Nagpo-process nga ito ng isang logia type na devil fruit na ang pangalan ay Forest Fruit. Bilang isang logia type, nakakapag-transform ito into forest, at nagagawa nito manipulahin lahat ng bagay sa forest, katulad na nga lang ng isang puno, halaman, bulaklak at iba pa. Sa panel nga na pagpagsan nito kila Queen, pinakita nga na nagagawa din itong higupin ng nutrients ng opponent niya. At kaya niya nga din mag-create ng mga bagay basta na makikita sa gubat. Once nga na Logia user ka, naapektuhan mo din ang ability mo sa paligid mo. And bilang isang admiral, sa tingin ko nagpo-process ito ng armament hockey. Ika-4 nga sa listahan natin si Ryokubuyo, dahil nga nung time na nakalaban nila ang mga Revolutionary Army, ay nagawa nito pumunta ng Wano, nang walang natamo na sugat. Hindi kagaya ni Fujitora na pinakita na nasugatan. Although hindi pa nga na-i-state ng laban nila, pero sa ngayon, ilalagay muna natin siya sa pwesto ng pang-apat. Ika-3 naman sa listahan natin ay si Borsalino, o mas kilala bilang Kisaro. Si Kisaro na nga lang ang natira na trio sa admiral na unang pinakilala sa atin. Una itong na-mention ni Nico Robin nang na-encounter nila si Aokiji, at una naman itong pinakita during sa Baudiar, na pumapangalawang antagonist sa kwento, at isa din ito sa mga major antagonist sa Marineford War. As admiral nga, parang laging chill lang ito, kumbaga cool lang, walang pinapakitang emosyon,
kumbaga chill lang, di umiinit yung ulo at parang fearless na Admiral. Nang makalaban nga nito sila Rayleigh at Whitebeard, inacknowledge din nga nila ang lakas nito bilang Admiral, at pinapakita ni Kizaru na hindi siya natatakot sa mga malalakas na pirata. Nagpo-possess ito ng Logia type na Devil Fruit, na ang pangalan ay Pico Pico no Mi. As a Logia type user, nakakapag-create, panipula at nakakapag-transform ito into light, at bilang isang light nga, nagagawa nitong kumilos ng kasing bilis ng liwanag at nagagawa din itong masilaw ang mga kalaban niya. In terms of hockey, nagpo-possess ito ng Armament and Observation Hockey. Ikatlo nga siya sa list natin dahil naniniwala talaga ako na mas malakas ang tatlong unang Admiral, kaysa sa mga bago, parang common sense na lang diba? Sila yung naunang naging Admiral, it means sila yung nakitaan ng sapat na lakas para ilagay sa pwesto. Kung mas malakas sila Fujitora o Raikubuyosaka nila, bakit sila ang naunang na-promote diba? Ikalawa sa listahan natin ay ang former Admiral na si Kuzon at kilala din bilang Aokiji. Pi-represent nga ni Sengoku kay Kum, si Aokiji na pumalitsaka niya bilang Fleet Admiral after nitong mag-resign, ganun pa man after nga matalo nito, nag-resign ito sa Marine. During Punk Hazard Arc, sa pag-uusap nila ni Smoker, nabanggit nga ni Smoker, na nasa underground community na ito, at during Dressrosa Arc may panel nga na nabanggit ni Blackbeard kay Burgess na sumasali ito sa Blackbeard Pirate sa hindi pa malaman na dahilan. Nung Admiral pa nga si Kizaru, inahalimbawa ito sa Lazy Justice na nagre-reflect sa mga action nito na walang pagka-interest, pero dati ay inihalimbawa ito sa Burning Justice, pero pagtapos na nang nangyari sa Ohara ay nagbago ito. Nagpo-possess ito ng Logia type na Devil Fruit na ang pangalan ay Hiyehiye no Mi, kung saan nakakapag-create, manipula at transform ito bilang ice, at hindi na gaya ng ibang Logia user na fluid ang body. Si Aokiji nga ay madali lang ma-hit, since ice na ang element nito, nagagawa ng kalaban nito mas slow down siya, ganun pa man, hindi pa din ito natatablan once walang hockey ang atake sa kanya. In terms of hockey, sa tingin ko, user ito ng Advanced Observation Hockey, dahil during war sa Marine Ford, inatake siya ni Whitebeard na may hockey at nagawa niyang unahan maging ice ang katawan niya, also user din ito ng Armament Hockey. Ikalawa siya sa list natin dahil sa tingin ko nga mas malakas itong si Aokiji kesa kay Kizaru, dahil in terms of element ay mas nanginibabaw nga ang ice kesa sa light. Ikauna sa listahan natin ay si Fleet Admiral Akainu. Manention nga din nito sa series nung time na main counter nila Robin si Ojiki. As a Marine officer nga, naniniwala itong si Akainu sa Absolute Justice. Sa mga hindi nakakaalam, ang Absolute Justice nga ay ang pagpoksa sa mga illegal activities at pagpoksa sa mga nag-violate o kumakalaban sa world government. Ang mga supporter nga ng mga naniniwala sa Absolute Justice ay sila Vice Admiral Onigumo, lahat ng members ng Cypher Paul at si Fleet Admiral Akainu. Also may iba pang tawag sa justice ni Akainu na Door of Justice. Pinakita nga ito nung mapagdesisyonan niyang pasabugan ng barko sa Ohara, kung saan naniniwala siya na baka may nakasama pa na archaeologist sa barko. Nagpo-possess ito ng Logia type na Devil Fruit na MABUHAY no Mi, kung saan nagagawa niya mag-create, manipulahin at mag-transform into magma. Ang ability nga na ito ay mainit na at highly explosive pa. As a Logia user nga, ay kaya nitong gawin magma ang paligid niya at nakakalikha siya ng iba't ibang uri ng weapon na magma, kagaya na nga lang ng isang malaking bugis kamao na magma. In terms of hockey, armament and observation hockey user ito. Ikauna nga siya sa list natin dahil na-state nga ni Oda, kung si Akainu nga daw bida sa One Piece, eh kayang matapos ang kwento ng isang taon lang dahil overpower nga daw ang Devil Fruit nito, and obviously natalo niya si Aokiji. At dito na nga nagtatapos ang video natin guys. Kung may mga opinion kayo, ay comment nyo sa comment section natin yan. And guys, huwag nyo sana kalimutan i-like ang video natin, dahil kada like nyo nga ay sobrang laking tulong na nito. Mag-subscribe na din kayo sa ating channel at i-hit nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa paparating na mga video natin, at ayun lang guys, kita tayo sa next video. Bye!